City, Alabang. So, hindi na tayo yan para pick up yung unit natin na mamaya malalaman nyo kung anong unit yan. So, take a look muna tayo habang inaantay natin yung unit. Yan natin mga big bike kasi it's sarap sa mata. Second attempt sa Vulcan S. Kung kaya ba na. Sigat na ba siya, guys? Parang gagawin ko eh. So, ang tawag sa galit ng bike is... ano ba tawag? Touring bike. So, relax position. Parang relax na rin. Si Maki. Welcome home! So, ayan, nakikita nyo guys, 0 kilometers pa yung tinakbo kasi sobrang bagong-bago pa. At medyo naninibago pa ako kasi sobrang bagong-bago pa. Ay, yung sarap! The riding position, amazing. What could you ask for? Napakaganda talaga. Dream bikes and Max tapos matte black. Grabe. Ganda ng torque. And so 0 kilometers. So nagbe-break in period pa talaga tayo.
So, eto, medyo naninibago ako sa hawak nating motor. Mambaby yung busina. Naninibago ako sa riding position, sa clearance. So, medyo dahan-dahan lang tayo kasi ayaw natin na magasgasan si Maki. So, where is Motorcycle City? So, yun nga, sa Alabang Sapote Road. Doon tayo nakakuha. Kasi doon sa mga lapit sa area natin, halos wala na talaga tayong makitang motor na NMAX na matte black. Halos puro Aerox. Ayan, mga ganun. Bakit nga ba, Maki, ang pangalan ng ating NMAX? So, unang-una, dahil Max. So, kinuha ko siya sa, parang medyo kinuha ko siya sa pangalan na Max, si NMAX. Then, because batang Sierra, so, dyan tayo madalas nagra-ride sa Marilake. So, Maki. Pansin ko lang, sa NMAX, medyo na-vibrate yung kanyang kanyang first kilometers. Sana mawala pagka once na na-break in na. Ayan, so we have accumulated 1 kilometer. Amazing! So as you can see guys, tiptoe. Natural lang, tiptoe, kasi malapad yung motor. Pero kung yung seat height, ground clearance, hindi naman siya mataas. Lapad lang kasi niya, kaya tayo nakatiptoe. So, ayan na yung shell. Grabe, the riding comfortability, upong-upo yung puwet ko, and same din kay Yorme. So, yan nga lang, medyo natatakot ako sumingit, kasi hindi ko pa kabisado. Pero, masasanay din tayo. I don't wanna scratch Maki. Oh. So, papakarga muna tayo kasi 1 liter lang yung karga nito ni Maki kanina. Ay, 95. And then, racing yan. Pula tayo, pula. Wala ba doon? Ayan. Dito tayo sa pula. Sa pula, sa puti. Pula po. Full tank. Guys, oh. Have a look. And Max matte black. So, ganda ng gulong. Nalapad na siya, pero medyo madulas to. So, bibilan natin siya ng bagong gulong. Ipunan din natin siya ng shock. ABS. So, malalaking gastusan pa to, guys. Not black. Pogi, di ba? Pogi. Puntang na tayo, guys. Thank you po. So, yan, balik tayo sa biyahe. Yung thing medyo maluwag na dito. Hanggang dito lang. Tension ako, hindi ako sumisingit-singit sa ngayon kasi kinakabisado ko pa yung clearance niya. Ayoko pang masyadong magsisingit. Kasi ayoko mabigla. Medyo mabigat yung motor. So, kapag medyo nagulat tayo, baka matumba tayo eh. Ingat, dahan-dahan. Diba? First impression with my new bike. So nice na comfortable siya i-drive.
yung lubak. Ano masasabi mo, Yorme, sa lubak? Sobrang hindi ganong ramdam yung lubak kasi medyo mataas si Yorme compared sa beat, sa upuan ng beat. And at the same time, naka-dual shock siya. So, mas malakas yung absorption ng lubak o ng shock. And then, yun, malapad. So, hindi ganun karamdam talaga yung lubak. Ayan, no? On mid-range RPM, wala na yung vibration. Siguro isa rin yung ano ko mismo, yung silinyador ko. Konting pihit ko lang, umaarang kada agad. Driving position, very nice. So yun, yung bako extended. Yan, parang nakaunat. So you have plenty of choices kung paano mo ipopositioning yung paa mo. Para hindi ka maalay masyado, hindi mag-numb. So ito, medyo madulas dito. Stock tires tayo, so daan-daan lang kasi medyo madulas ang stock tires. Galing na rin yun sa dealer. Sinabi ng dealer. So, yan. Isa yan sa mga unang-una natin papalitan. The tires. Para akong bumalik sa pagiging baguhan sa pagmumotor. Halos hindi ako makalingon sa side mirror gawa ng sobrang pagiging cautious ko tsaka pagiging ang tawag doon conscious ko sa paggamit itong bago nating NMAX. Ooh, I love the ABS, grabe. Alam mo yung kahit ipinipiga ko na yung ano, yung front brake, still hindi ka manghungod-ngod eh. Parang akala mo nga hindi ka pumipreno. Sa sobrang ganda ng ABS system. ABS na system pa. Anti-brake lock system. Bagong-bago pa. So 4 kilometers pa lang tinatakbo. Yung piston niya, hindi pa masyadong work out. So, hindi pa natin siya pwedeng basa-basa biglain. Wow, the ABS is working pretty nice. So, okay naman. Hindi ka naman, yung height naman niya and yung pagiging tiptoe mo naman is hindi naman sobrang taas. Actually, ayan o. Pag nakaganyan ako, nakalapat yung paa ko. Siyempre, chill lang tayo. Ayan. To lower the seat height, lower the shock, para mas maabot mo. Pero para sa akin, no need na. Okay na ako dito. So again, thank you very much, Sir Kirby of Motorcycle City. Alabang Sapote Road Branch. Sobrang solid. Ganda ng service. And basta. Customer service experience. Thumbs up. Pinangako niya sa akin na once na nagkaroon sila ng stock, bibigyan niya ako. Kaya reserve niya ako, pa-prioritize niya ako. And hindi naman niya talaga, hindi naman niya ako binigo. Hindi rin naman niya sinira yung pangako niya. So, yun. Well recommended. Nag-aalangan pa ako. Dulas? Ang dulas? Naramdaman mo? Dulas, no? Oo, dumulas. Oo. Naramdaman ko eh.
Kasi napalitan na gulong nun eh. So, yun, isa pa pala yun, guys. Baka isipin nyo, motor lang yung binibreak-in, pati mga gulong may break-in period din yan. So, medyo pupudpudin mo muna yan bago kumapit talaga ng todo. Di natin bibibihin tong makin natin. Palalaki natin siya matapang. Hindi ko siya yung hard break-in, pero hindi ko rin naman siya sasagadin. Hindi ko siya patatakbuhin ng 100 plus. Half throttle lang tayo. So, yun nga. Ito, gaya nga ng sabi ko kanina, si Maki ang makakasama natin sa pag-akyat ng Bataan. Pagbiyahe papuntang Bataan. So, yun, be-breaking ko siya doon. So, ito, parang answered prayer na rin. Kasi, dapat talaga guys, sa Arkila lang ako ng NMAX eh. Kasi ayoko ayaw namin ibiyahe yung beat natin papuntang Bataan. Although, kayang-kaya niya yun, maning-mani. Ito, dapat, Hiram ako, Arkila ako, but since wala ako talaga makita, so buti na lang, yeah, nakabili tayo ng atin. So, fuel consumption, we'll do that soon, or maybe next time, kasi hindi ko, break-in period pa naman. Break-in period pa naman tayo, so, I assume na talagang medyo magastos pa to sa gas. Alay! Sana lumabas si ORCR natin para wala tayong bangang-banga pag bumiyahe. Lumabas agad eh. Ngayon nga lang na-acquire yung unit. Ano ka, chicks? So! What's up? Nandito na tayo sa Santa Ana, guys. Kinat ko na yung video kasi masyado na mahaba. At wala na akong masabi. Sobrang ini-enjoy ko lang talaga itong pagdadrive dito kay Maki. So, ngayon, tutuloy natin sa susunod o sa bukas yung pag-review or yung first impression. Mga second impression na kasi napag first impression na tayo. Tutuloy natin sa susunod yung pag-ano natin dito kay Maki. Kasi, syempre, short ride city drive. Nakita nyo naman, short ride city drive. Okay naman siya. Kahit traffic dyan sa may Las Piñas hanggang sa may Parañaque eh, nakalusot naman tayo ng maayos. Hindi naman tayo nahirapan. Hindi naman tayo nag-struggle sa sigip. Syempre, kapag sobrang sigip na, ayun na. May lahat naman ng motor may limit. Sa limit, limit sa pagsingit, limit sa speed, yan. So, dapat alam mo lang talaga kung hanggang saan o hanggang kailan ka kaya ng motor mong isingit-singit, yung speed mo, hanggang kailan kaya. So, once you get to know your motorcycle, yan, magiging smooth na ang riding mo. So, ako, adjusting stage pa lang din ako. Kasi, yun nga, kakalabas lang sa kasa ni Maki and ngayon ko lang siya nagamit. So, medyo nagngangapa-ngapa ba tayo? Lalo na sa mga switches, sa mga buttons dito, medyo kinakapa ko rin. Kasi, nanibago ko eh. Medyo mas malalaki yung mga buttons nung beat eh, compared dito. So, till next time everybody, see you when I see ya! Ride safe, Godspeed, enjoy each ride, and ride safe. Yun. Bye-bye!